At saka mas lalo pang mapapabilis yung paglabas hanang tubig dyan sa gripo niya. Yes, utol, kasi yun nga ah, masarap din ito sa tanawin ng isang lalaki. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is Payong Kaibigan ni Kiko. Ayan ah, ginabi na naman tayo. Pero ito, syempre, ipagpatuloy at ipagpatuloy pa rin natin. Kasi dagdagan na naman natin ang inyong mga kaalaman. Lalong-lalo na sa topic natin sa ngayon, which is napaka-interesting. Kasi ito ah, ang magiging topic natin sa video na ito. Isang, paano magayuma ang lalaki sa kama? Yun. So ito mga utol, which is napaka-rare. Ah, na payo videos natin. Kasi yun nga ha, may nag-request na, Kuya Kiko, may alam ka ba about sa kung paano magayuma yung lalaki sa kama? Well, ito mga utol ha, sa panong na yun is, hindi siya nagkakamali. Kasi yun nga, marami rin tayong isisiwalat at saka isishare sa inyo. Ha, ito ay based na rin sa aking mga karanasan, hindi lang sa aking karanasan, kundi sa mga nabasa ko at saka galing sa mga usap-usapan ng mga lalaki, lalong-lalo na sa kaibigan ko. Kasi ito nga mga utol ha, yung gawain na ito na isisiwalat ko sa inyo ay bihira lang din na magagawa ng mga kababaihan. Yes, hindi lahat ay nakakagawa ng ganito. Kaya tinatawag natin na gayuma sa kama para sa mga kababaihan, para magayuma talaga ang lalaki. Which is, kahit magkahiwalay na kayo ay ikaw at ikaw ang hahanapin ng lalaki. Ha? So ito mga utol ha, huwag na natin papatagalin pa. Unang-una, isang, kamayin ng mabilis, then stop. Yes, so alam nyo na yung tinutukoy ko ha. Ang ibig kong sabihin dito, yes, kapag nagkamay ka utol ha, hindi yung pangkaraniwang pangkamay lang sa lalaki, ha, yung push and pull. Kundi, ang ibig kong sabihin isang kamayin ng mabilis and then stop, ay ganito utol ha, kamayin mo ng mabilis nga talaga for 8 seconds. And then after 8 seconds ha, parang tansyahin mo lang na 8 seconds na, yes, sobrang bilis, kailangan is mabilis na mabilis. And then yun ha, after nun eh, bigla mong ihinto, bigla mong itigil utol for 5 seconds. Yes, after ng 5 seconds is unti-untiin mo na rin na dahan-dahanin. Yes, for another 5 seconds. And then, bilisan mo na naman ulit for 8 seconds. Yes, ito mga utol ha, alam nyo naman yung mga kalalakihan ay mas lalong nagaganahan kapag nabibitin. So ganun nga, kailangan mong bitin-bitinin kasi mas lalo pa itong magaganahan. Kasi ito nga utol ha, hindi lahat ng babae ay alam ito. So ito ah, tinuturo ko na naman sa inyo para kayo at kayo na naman yung hahanapin ng lalaki. At saka mas lalo pa siyang magkaroon ng interest sa'yo, lalong-lalo na pagdating sa kama. So yun. And then ito pa, yung pangalawa natin is huwag tanggalin ang T-pants. Oh. Yes, alam nyo na rin yung ibig kong sabihin ha. T-pants, which is yung pambaba mo na suot or yung underwear. Ha? Ito mga utol, huwag na huwag mong tanggalin. Kung hindi mo pa nagawa ito dati, no, which is tanggal lahat, ha, yung buong alam mo is ganun lang, subukan mong huwag tanggalin. Ha? And then yun nga, magpatusok ka sa kanya. Yes? Kasi ito mga utol, magugulat yung partner mong lalaki kung bakit mo nagawa ito. Kasi ito ha, very sexy ang datingan mo utol kapag nagawa mo ito pagdating sa lalaki. And then ito ha, nakadagdag pa ito ng kasikipan. Ha, na parang hinuhugot talaga ang kanyang batuta. Yes, subukan mo talaga utol ha, kasi yun nga, hindi rin lahat ng babae ay nagagawa yung ganito. Yes? So yun nga ha, instead na maghanap pa ng ibang babae yung partner mong lalaki, kapag nagagawa mo yung lahat ng pinagsasabi ko dito ay, yes, hindi niya maghahanap utol. Ikaw at ikaw pa ang hahanapin ito. And then, baka magulat ka ha, halos oras-oras ay yayain ka pa. Ha? So yun, yung pangatlo natin isang, lumiyad habang nakapatong. Yes, isa rin ito mga utol ha. Kung ang hindi nyo alam ha, once nakapatong lang kayo is okay na. Yes, so may mga technique din dyan utol, which is mga forbidden technique or hidden techniques natin na kailangan talaga isang magawa mo rin ito. Kapag ikaw ay nakapatong, ay kailangan mong lumiyad. Yes, huwag kang mahiya utol ha kapag nagduduna kayo ng sex. Ha, na nahihiya ka dahil maliit yung hinaharap mo. Yes, maliit yung dibdib mo. Ito utol ha, hindi ito batayan. Maliit man yan o kahit malaki, ha, ang importante dito ay nakaliyad ka. Na parang pinapakita mo na ganadong ganado ka. Ha, na parang yung tumitirik na ang iyong mga mata. So ganun nga, kapag nakaliyad ka kasi is
Habang nakapatong ka nakaharap sa kanya ay makikita niya lahat-lahat ng tanawin. Dahil ito yung pinaka-best scenery para sa lalaki. Ito yung pinakamagandang tanawin na makikita niya utol, lalong-lalo na yung halimbawa medyo malaki ang iyong bulubundukin. Yes? So habang nakapatong ka utol, mas lalong mag-e-enjoy yung partner mong lalaki. So ganun nga, napaka-importanting bagay yung lumiyad. Ha, huwag yung basta-basta na nakapatong ka na lang. Ha, so yun. And then ito pa, yung pang-apat natin, isang lumiyad habang nakadogi. Yes, isa rin ito mga utol ha. Kapag nagagawa ninyo yung pagdudogi, ha, alam nyo na rin yung ibig kong sabihin ha, yung style na yun. So, ito utol ha, hindi lang din. Ha, pwede na hanggang doon lang. Na nakatuwad ka lang, yes, ganun na lang kaagad na nakayuko ka pa, huwag ganun. Kailangan is lumiyad ka rin. Ha, para mas lalo pang magaganahan yung partner mong lalaki. Isa rin ito, ha, sa hinahanap-hanap ng lalaki na kapag ganung posisyon na ay mas lalo itong magaganahan talaga. So ngayon ha, magugulat rin ito utol kapag nagagawa mo ito. Yung nakaliyad ka tapos nakatingala ka sa itaas. Ha, na yun nga minsan isang hihilahin pa yung buhok mo ng lalaki. Kasi ha, mas lalo rin itong magaganahan talaga ng sobra utol at saka mas mapapabilis pa yung paglabas ha ng tubig diyan sa gripo niya. Yes utol, kasi yun nga ha, masarap din ito sa tanawin ng isang lalaki. Yes, habang siya ay nakatingin galing sa taas and then ikaw is nandyan ha, sa nakadogi and then nakaliyad. Yes, so ganun nga utol ha, kailangan mo rin gawin ito para mas lalo ka rin magugustuhan at saka magugustuhan pa ng lalaki. Ha, so yun. And then ito pa, yung panglima natin isang labas agad sa unang pasok. Yes, isa rin ito mga utol ha, na which is very tested and proven na rin. Hana, which is masarap ito pagdating sa lalaki. Hana, ang ibig kong sabihin dito na once na sa unang pasok, yes, yung baon na baon utol ha, and then bigla mong hugutin. Yes, ilabas mo bigla and then bitin-bitinin mo siya na wag mo munang ipasok din kaagad-agad. Ha, kasi ito mga utol ha, yun nga kakasabi ko rin kanina na ang gusto ng lalaki ay yung nabibitin. Yes, so mas lalo pa itong magaganahan talaga. Ha, na yun nga habang binibitin mo ay mas lalo pa itong magiging hyper habang nagdudu kayo ng sex. So ganun nga utol ha, pero ito ha, huwag na huwag mo palaging gawin sa kanya. Kasi yun nga ang mga gawain na ito na once na palagi-lagi ay nakakasawa din at saka mauumay at mauumay lang din yung partner mong lalaki. So ganun nga ha, gawin mo ito paminsan-minsan. Kasi ito nga utol ha, habang nagpapabaon ka sa unang pasok pa lang ay ramdam na ramdam ito ng lalaki. And then kapag hinugot mo, yes, palagang mabibitin ito. And then ito mga utol ha, once na tuloy-tuloy na yung paglabas-pasok nito, yes, mapapabilis at saka mapapabilis din talaga ha, ang paglabas ng kanyang alam mo na. Ha, so yun. And then ito pa, yung panghuli natin, isang magpakain ka. Yes, so ito mga utol ha, napaka-importanting bagay rin ito. Kasi meron ding talagang kababaihan na hindi nagpapakain. Ha, meron at meron yan. So ganun nga ha, baka isa na rin kayo dyan sa mga nanonood na hindi nagpapakain. Ha, sa handaan utol ha. So ganun nga, kailangan is magpahanda ka, magpakain ka. So pero alam, yun ang ibig kong sabihin. Magpakain ka sa kama. So ito mga utol, napaka-importanting bagay rin ito para magayuma mo yung partner mong lalaki. Once kasi na matikman niya yung maganda mo o yung masarap mong hinain, ay hahanap-hanapin niya rin ito. Yes, halimbawa nagkahiwalay na kayo and then umabot na ng 3 years, 4 years ay maalala at saka maalala ka pa rin ng lalaki. Sigurado ito utol. Kasi iba talaga once na matikman niya. Ha? Yung sariwa mong pagkain. So, make sure mo lang din utol na malinis ito. Ha? Naligo ka. Yes, yun nga, nag-trim ka, inahitan mo ng konti kahit paano. Ha, wag naman yung parang malagubat yung datingan. Ha, yung parang damo na talaga. No, which is hahalungkatin pa ng partner mong lalaki. Oh, no. Which is hahagilapin niya pa kung saan doon yung kuweba. Hindi yung pagbulatlat niya isang baka may paniki pang lumalabas ha. My God. Wag naman ganun utol. So ganun nga, kailangan is-trim mo rin. Napaka-importanting bagay ito. Ha, para malinis din talaga tignan. At saka mas lalo pang magaganahan yung partner mong lalaki. Ha? So yun lang mga utol ha, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. Kasi ganun pa man, ito ay hindi nga talaga gawain ng ibang babae. So once na napanood mo ito, sigurado utol ha, isa ka sa hindi makakalimutan ng lalaki. At saka for sure na, hahanap-hanapin ka nito.
So ganun nga, isa ka na rin sa may alam nito kasi yun nga, hindi alam nito lahat ng babae yung mga technique o mga forbidden technique natin, ha, na panggayuma sa lalaki sa pagdating sa kama. So yun ang mga utol, ha, sana nakatulong talaga yung video na ito. Ayan, ha, maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush! Yun, nakakapawis yung topic natin.